Hello mga bata! Magandang araw sa inyo! Ngayon ay ikalawang araw ng ating pag-aaral sa linggong ito. Araw ng Martes, 17 ng Nobyembre, taong 2020. Ngayong umaga ay pag-aaralan natin ang gamit ng ating mga mata at dila. Mata. Tayo ay nakakakita dahil sa ating mga mata. Nakikita natin ang mga salitang binabasa natin. Nakakanood tayo. Nakikita natin ang iba't ibang kulay at ang iba't ibang hugis. Kailangan nating alagaan ang ating mga mata. Huwag tumutok sa TV ng matagal at sa cellphone. Huwag magbabad sa cellphone. Ilayo din ang mga mata sa mga bagay na matutulis. Kumain ng masusustansyang pagkain. Dila. Dahil sa dila, nalalaman natin ang lasa ng pagkain kinakain natin. Kagaya ng tsokolating matamis, kalamansi na maasim, maalat na french fries, mapait na ampalaya, at maanghang na sili. Pagkatapos kumain, kailangang linisin ang ating dila ng basang bimpo o di kaya sipilyo. Gamit ang inyong daliri, ituro kung ang mataba o dila ang ginagamit sa mga larawan na sasabihin ni teacher. Nakakabilang ng popsicle sticks, gamit ang mata. Nalalasahan ang kinakaing prutas dahil sa ating dila. Nakikita natin ang duming winawalis natin dahil sa ating mga mata. Nakikita rin natin ang dinidiligan nating halaman dahil sa ating mga mata. At nalalasahan natin ang gulay na kinakain natin dahil sa ating dila. Magagaling! Kayo ay may 3 stars! Ito ang kulay luntian. Tinatawag din itong kulay berde. Sa Ingles, green. Narito ang ilang mga halimbawa ng kulay luntian. Bugo, palaka, pepino, mansanas, bayabas, okra, dahon, isda, at damit. Sabihin ninyo ang check kung ang bagay na sasabihin ni teacher ay luntian at X naman kung hindi. Sombrero. Check. Payong. X. Upo. Check. Plato. X. Shorts. Check. Ampalaya. Check. Bola. X. Buaya. Check. Magagaling! Dahil dyan, meron kayong 3 luntiang stars. Balikan natin ang bilang 3 at bilang 4.
tatlong bola. Ganito isulat ang bilang tatlo. Linyang pakurba at isa pang linyang pakurba. Ulitin natin. Linyang pakurba at isa pang linyang pakurba. Ganyan isulat ang bilang tatlo. Bilang apat. Ganito naman isulat ang bilang apat. Guhit, pahalang pababa, guhit na kahiga, balik sa taas, guhit, tayo. Isa pa. Guhit, pahalang pababa, guhit na kahiga, balik sa taas, guhit, nakatayo. Yan ang bilang apat. Alam kong handa na kayo para sa ating gawain ngayong araw. Kaya naman, activity time na! Ito ang una ninyong gagawin. Maghanap ng mga bagay na kulay luntian sa loob ng inyong bahay. Pangalawang gawain, lagyan ng check ang mga bagay na nakikita at X naman ang naririnig. Bulong, mga hugis, mga kulay, at mga babala sa kalsada. Pangatlong gawain, lagyan ng guhit ang larawan ng bahagi ng katawan sa gamit nito. Mata. Ito ba ay papunta dito sa megaphone, sa basurahan, sa candy o sa nagbabasa? Ilong. Tenga. Dila. Pang-apat na gawain. Bakatin at isulat ang bilang tatlo at ang bilang apat. Panglimang gawain, kumain ng iba't ibang gulay na mayroon sa inyong bahay at sabihin kung ano ang lasa ng mga ito. Pang-anim na gawain, kulayan ng luntian ang mga masusustansyang pagkain. Lagyan ng check kung ito ay inyong natikman o nakain na. At para naman po sa mga magulang, huwag pong kalimutang sagutan ang feedback form. I-check lamang po ang kolom ayon sa kahusayan ng bata. Yun lamang po at muli magandang araw sa inyong lahat. Paalam! Kita-kita ulit tayo bukas!